Disclaimer: ang mga produktong binanggit sa video ito ay hindi bayad o sponsored ng kumpanya. Ito ay binabahagi lamang para sa ating mga kamagsasakang nangangailangan ng solusyon sa mga ganitong problema. Ang mga pinakakaraniwang uri ng atangya o rice bug ay ang Leptocorrhiza oratorius at ang Leptocorrhiza acuta na namiminsala sa pamamagitan ng pagsipsip ng laman ng butil sa yugto mula sa pamumulaklak hanggang sa paglalaman ng mga butil. Nagre-resulta ito sa mga butil na walang laman at gayon din ang pag-iiba ng mga kulay nito. Ang mga bata at husto sa gulang na atangya ay parehong nanginginain sa butil ng palay. Ang mga atangya ay nagiging aktibo at dumadami pagkatapos ng tag-ulan. Ang mga husto sa gulang na atangya ay aktibo tuwing dapit hapon at madaling araw. Kaya mas magandang itaon ang pag-spray sa mga ganitong oras upang nariyan ang kanilang presensya at direkta silang tamaan ng ginagamit na pamatay peste. Ang mga atangya ay isa sa mga pesteng mahirap kontrolin, lalo na kung wala sa timing ang pag-a-apply ng insecticide at nag-develop na ito ng pesticide resistance. Ngunit sa pinagsamang bagyo at racket, ang mga atangya ay walang ligtas. Ang Bagyo 40 SP at ang Racket 5 EC ay may quick knockdown effect kung kaya napipigilan agad ang pagdami ng atangya at pamiminsala nito. Ang pinagsamang Bagyo 40 SP at ang Racket 5 EC ay hindi lamang magaling sa pagpuksa ng mga atangya. Epektibo rin ito sa pagpuksa ng black bug at iba pang pesteng insekto sa mga pananim. Narito ang iba pang detalye tungkol sa nasabing mga produkto. Ang Bagyo 40 SP ay isang broad-spectrum carbamate insecticide na may strong contact and stomach action para sa pagkontrol ng mga pesteng insekto sa palay, mais, kamatis, talong, sitaw, munggo at marami pang iba. Kapag sinabi nating broad spectrum, ito ay nangangahulugan na maraming mga pesteng insekto ang kaya nitong kontrolin at puksain. Inaatake nito ang nervous system na nagre-resulta ng pagkaparalisa at kawalan pa ng kakayahang makapanginain at makapaminsala sa mga tanim. Frequency and method of application. Magsimulang mag-spray kapag ang mga pesteng insekto ay nagsimula ng lumabas at magpakita. Ulitin ang pagbumba pagkatapos ng 5 hanggang 7 araw kung kinakailangan. Recommended rate. Mag-spray ng Bagyo 40 SP sa rate na 20 to 30.5 ml or 2 hanggang 3 at kalahating kutsara sa bawat 16 liters sprayer. Compatibility. Ang Bagyo 40 SP ay compatible sa mga karaniwang ginagamit na mga insecticides at fungicides, maliban na lamang sa mga copper-based fungicides. Ang Racket 5 EC ay isa ring broad-spectrum insecticide na maaaring gamitin sa lahat ng uri ng tanim at epektibo sa lahat ng uri ng pesteng insekto. Ito ay may contact and stomach action, mabibili sa murang halaga at may dekalidad na bisa. Kinokontrol nito ang mga pesteng umaataki sa ating mga tanim gaya ng palay, mais, kamatis, mangga, sibuyas, pakwan, saging at iba pa. Frequency and timing of application. Mag-spray ng Racket 5 EC kapag ang mga pesteng insekto ay nagsisimula ng lumabas. Ulitin ang pag-spray pagkatapos ng 7 hanggang 14 na araw kung kinakailangan. Recommended rate. Mag-spray ng Racket 5 EC sa rate na 10 ml or isang kutsara sa isang 16 liters sprayer during normal pest population. Dagdagan ang dosage hanggang 30 ml or 3 kutsara kapag dumami or tumaas ang pest infestation. Haluing mabuti sa spray tank bago ito gamitin. Compatibility. Ang Racket 5 EC ay compatible sa mga karaniwang ginagamit na mga insecticides at fungicides, maliban na lamang sa mga copper-based fungicides. Lagi nating tandaan at huwag kalimutang basahin ang label ng pesticides para sa tamang aplikasyon. Kaya mga ka-agri, ano pa ang hinihintay nyo? Subukan at nang mapatunayan ang galing ng pinagsamang racket at bagyo. At dito po nagtatapos ang aking video mga ka-agri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share.
Happy farming!